Ayan guys, nasa terrace tayo. Paggabi yan, presko. Kahit na hindi ka parang feeling na naka-aircon, at least ano, presko ang pakiramdam. Sana araw-araw gabi, no? Para lang maiwasan natin sa Pilipinas, Diyos ko. Pero at least ano, paggabi, presko naman sa terrace. Pero pagpasok mo sa loob, kung wala kang aircon, patay ka din. So, yun lang naman ang aking complaint. Yung init, no? Grabe ako. Kakahiya ako, no? Kasi complain ako ng complain. Pero natural lang na mag-complain ka kapag bago pa lang na, ano, na mag-a-adjust na naman. Pero so far, na-enjoy ko naman ang ating bansa. So, super, ano naman, at least, feeling mo talaga nasa ano, nasa sarili sa bansa. Yun nga lang, medyo minsan nag-iisip ka rin kung ano yung pangkabuhayan na susuporta sa'yo. Hindi naman habang panahon, wala kang trabaho, o ano ka, mag-retiro ka. So, pag ba yung pera mo na aasahan mo na mabubuhay ka hanggang sa dumating ang panahon na tatanda ka na talaga, eh, o 47 pa lang. So, ilang taon pa. Pero hindi naman natin alam. Pero ang hinihintay ko lang talaga yung face-to-face school kasi magandang negosyo kung may skill ka. Ako, galing naman ako sa discarding naman ako sa ano, sa pananahe. Yun lang naman ang talagang skill ko, yung sewing. Ayoko na bumalik sa pagtuturo kasi konti lang din naman yung sahod ng mga guro. Pero, ano, siguro hilig talaga. Tsaka yung mga guru natin dito sa Pilipinas, very sila dedicated. At tsaka sila yung mga bayani kasi matiisin sila. So, yung malaking respeto ko sa nila. Saludo ako sa mga teacher natin dito sa Pilipinas. So, ako naman, dahil sa 10 years na akong na-stop, ang video ko naman ay so, magpupulos ako sa pananahe. Kahit sa online saving ako, pwede. Kasi dahil nasa bahay lang ako, pwede lang ako na magbenta ng mga pananahe ko. So, it's really that we can pwede mo na sa Pilipinas. So, ayos naman. So, waiting lang talaga ng chance at saka right timing. So, lahat naman ay right timing. Huwag lang tayo magpapadali. Guys, ano yung nakakabuisit sa atin? Yung ano, yung mga transportation, yung mga jeepney. Minsan, iba-iba yung singil sa jeepney. Nung nag-jeepney ako, merong, oo, alam ko na mahal na yung, ano ngayon, yung gasolina, di ba? So, nagpunta ako ng palengke. Nagpunta ako ng palengke nung isang araw, nag-charge sila ng, yung labo yung suseso hanggang sa palengke ng Magalang. So, nag-charge sila ng 20 pesos each, kasama ko si ano, si Jowa. So nagcharge sila ng 20 pesos each sa kurenta, wala akong suklay. Tapos nung sumunod na ano naman araw, sumakay naman ako papuntang Buenos, papuntang Marikimol. So Buenos to Marikimol, ang sinyard sa akin parang 36 yata. Parang 36 pesos or 38 something. Tapos nagtanong ako kung magkano yung hanggang sa Marikimol. So, na, sinyas ako ng 36 ng matanda. Eh, luma na yung jeep niya, parang bulak-bulak na rin. So, wala naman sa akin yung kung ano, kung magiging honest siya. Kasi, magkano lang naman yun eh. So, ang ayoko na, bakit hindi ko nasuspend. Tapos, nung isang araw na hindi ko kasama si Jowa, sinimila ko ng mama, nagbigay ako ng 20. So, hindi na sana ako maghihingi ng supply. Pero yung mama, maganda yung jeep niya, bago. Tapos, binigay ko yung 20. Sinuklian ako ng ano, sa is. So, ibig sabihin, 14 lang yung pamasahe sa buhay sa seso hanggang sa Magalang. So, nagtataka ako, bakit yung isa ko una, sinimila ko 20, kapag dalawa lang yung mama. So, minsan hindi mo ako nagtitake advantage talaga ng mga ka-Pilipino natin na napaka yung konting pera lang.
Sumili tayo yung balik. Tapos, nung isang araw doon sa pag-aaral ng sa isang pang-aakin mo, sinigil ako ng 36. Ngayon pala, magkaano lang, higit na 20 lang. So, konting pera. Yung ibang Pilipino, talagang buwaya sila. So, hindi na nagbago yun sa akin. So, tayo na nakakaunawa, iniintindi na lang natin. So, sana magbago na yung iba kasi yung mentality nila, yung magpapake advantage, lalo silang mahihirapan kapag ginigipit nila yung ibang tao. Sa konting, ano lang, piso, para yan, hindi maganda yun. So, yun ang nakakawala ng gana sa iba. Mahirap na nga sila. Ano pa sila yung abusado. Kaya nakakahiya sila sa dito. So, sana huwag parisan yung mga ganun, pati kapag advantage. Yun lang naman ang hindi ko gusto.